Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatin na GMA Integrated News. May mga walang pasok po ngayong araw dahil sa matinding init. Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pribado at pampubliko eskwelahan sa Iloilo City, Roa City, sa Capiz at Bacolod City sa Negros Occidental. All levels naman ang walang pasok sa Kabangkalan, Negros Occidental. Wala rin muna ang face-to-face classes kaya shift sa online o kay modular ang mga klase sa lahat ng anta sa public at private school sa EB Magalona, Negros Occidental hanggang bukas. Simula naman ngayong araw hanggang April 15, half day lang ang pasok sa lahat ng mga eskwelahan sa Tantangan, South Cotabato. Ngayong araw, April 1, ang simula na hindi pag-issue ng arrival stickers sa inbound Filipino travelers na dadaan sa electronic gates sa mga paliparan. Kapalit ng sticker, makatatanggap sila ng confirmation ng kanilang pagdating sa bansa sa kanilang email na nakalagay sa e-travel system ng Bureau of Immigration. Layo nitong mapabilis ang proseso sa immigration. Fake news o maling impormasyon, yan po ang nilinaw ng Cavite Provincial Information Office sa kumakalat online na magpapatupad ng dalawang araw na lockdown sa ilan lungsod doon dahil sa whooping cough o pertussis. Paalala nila, kumuha ng impormasyon sa mga opisyal ng social media pages ng provincial at national government. Noong March 28, nagdeklara ng state of calamity ang Cavite Province dahil sa pertussis. Hindi lang tao at mga pananim, kundi pati na rin ang mga alagang hayop apektado ng matinding init. Sa Barangay Sinawal, sa General Santos City, mahigit 100 manok na ang nangamatay nitong Marso dahil sa init ng panahon. Ayon sa isang taga-pangalaga roon, may mga araw na mahigit 10 ang namamatay na manok. Sa Barangay Tugbunga naman, sa Zamboanga City, kulang daw ang supply ng tubig ayon sa mga nag-aalaga ng itik, kaya nag-iigib pa sila sa deep well. Noong Pebrero, 3 itik daw ang namatay dahil sa init ng panahon. Natutuyo na ang ilang mga kanal at irigasyon sa Santo Niño sa South Cotabato dahil sa mainit na panahon. Sa Barangay M. Rojas, wala na pong dumadaloy na tubig sa kanal. Wala na rin tubig sa ilang palaisdaan. Nagkabitak-bitak na rin ang lupa roon dahil sa matinding init. Apektado rin ang ilang maisan. Bumaba naman ang antas ng tubig sa Ala River. Ang Ala River ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa maraming irigasyon sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Patuloy ang pagdating ng mga pasaherong bumabalik sa Metro Manila mula sa kanilang mga bakasyon sa mga probinsya nitong Holy Week break. Alamin na natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Naroon pa rin po ang kasama nating Ivan Maylina. Good morning, Ivan! Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para bantayan pa rin ang pagbabalik Metro Manila na mga kababayan nating nagbakasyon para sa Semana Santa. Sa mga oras ito, nakikita po natin patuloy lang ang pagdating ng mga bus mula sa mga probinsya, particular sa Southern Luzon, ano, kabilang ang Batangas, Bicol, Quezon. Ang latest update po mula sa PITX, umaabot na sa 18,000 mahigit ang mga pasahero ngayong araw lang na ito ang nagsidatingan dito sa PITX. Kumustahin natin ang naging biyahe nila. Marami ho ang umuwi. As expected, nagkaroon ng traffic. Medyo mahirap ang pagkuha ng ticket. Kumustahin natin ang naging experience ng mga kababayan natin. Ito, may paparating. Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning. Pangalan po nila? Rosie. Rosie. Ma'am Rosie, kumusta ho yung naging biyahe nyo? Saan po kayo galing pala? Bicol. Galing to Camarineso. Okay. Kumusta ho yung naging biyahe ninyo? Yeah, ang biyahe namin very smooth naman. Maganda. Hindi ho ba kayo nahirapan kumuha ng ticket? Kasi usually fully booked po sa ganitong season. Yeah. Nag-ano ko ng Friday, pagdating ko doon, sabi ko, aban, fully booked daw. Mm. Pero sabi, umano daw ako kinabukasan, baka may extra bus. Thanks to Lord. Okay God. Naman.
okay naman, kinabukas nakakuha ako ng extra bus. Kaya nag-ano ako okay. Na ngayon ng Sunday. Mabuti naman, hindi okay na traffic. Kasi marami ho yung nagbabalikan ng Metro Manila, yeah, paluwas eh. Okay naman, smooth siya, walang traffic sa ngayon. Maganda nga, akala ko nga matatraffic kami, darating kami dito, tanghali niya. Pero okay naman. Maaga kayo nakarating. Ayan, mabuti naman. Opo. Blessing. Blessing, thanks God. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Thank you. Pasaan kayo niyan, pauwi na. Pauwi na. Dito sa Las Piñas. Okay, ingat po kayo. Ingat po kayo. Thank you very much. Yan po nakausap natin si Nanay Rosie. Ah, magandang balita yan, na naging smooth ang kanilang biyahe mula sa Camarines Sur. Pero siyempre sa buong maghapon po, inaasahan natin patuloy pa na dadami ang mga tao dito sa PITX. Ayan, pakita lamang natin ang sitwasyon. Ano? Ayan, makapal po ang bilang ng mga tao dito sa PITX. Ayan, dito naman sa bahagi ito kanina, nagkakaroon ng pila, pasakay naman ng EDSA bus carousel. Ayan, papasok na sa trabaho. Back to reality, ika nga, ang ating mga kapuso. At tapos na po ang mahabang bakasyon. Mga kapuso, yan muna ang latest na sitwasyon mula dito sa PITX. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Evan Mayrina. Si Filipino boxer Melvin Jerusalem na uli ang WBC World Minimum Weight Champion. Tinalo ni Jerusalem via split decision ang defending champion na si Yudai Shigyoka ng Japan matapos ang 12 rounds. Noong 2023, napalanunan na rin ni Jerusalem ang naturang title pero nabigo siyang depensa nito sa sumunod na laban. Dahil sa pagbawi niya sa championship belt kahapon, meron ng 22 wins si Jerusalem sa kanyang professional record. Nakatakda siyang umuwi sa Pilipinas ngayong araw. Congrats, Melvin! Exciting na pakulo sa ilang bansa sa Europe sa pagdiriwang sa Easter Sunday. Hanggang saan aabot ang itlog na itatapon mo? Yan ang paandar sa taunang egg-throwing challenge sa isang bayan sa Germany. Mahigit 3 dekada na ang kompetisyong ito. Ang goal, palayuan mararating ng hinahagis nilang itlog. Kanya-kanyang techniques ang participants para subukang talunin ang record na 73 meters. Sa Paris, France naman, bumida sa ilang shop ang Easter egg chocolates na may temang sports. Inspired ang mga disenyo sa gaganaping 2024 Summer Olympics doon. Inaasahan muli pagtaas ang presyo ng gasolina ngayong Linggo. Ayon sa forecast ng UniOil, posibleng tumaas ang 40 hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Inaasahan namang bumaba ang presyo ng diesel ng 40 hanggang 60 centavos kada litro. At kung sakali, ito na ikasambung oil price hike sa gasolina at ikapito naman na rollback sa presyo ng diesel. Abiso naman sa mga customer ng Meralco, may nakatakdang power interruption sa ilang lugar ngayong pagpasok ng Abril. Bukas, mawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Navotas. Bukas at sa April 3 naman, mawawalan sa ilang bahagi ng Makati City. Magkakaroon din ng power interruption sa April 3 sa ilang bahagi ng Quezon City at San Pablo, Laguna. Ayon sa Meralco, dahil yan sa line reconstruction at maintenance works sa mga nasabing lugar. Ngayong araw naman, ang scheduled water interruption sa ilang bahagi ng Imus, Cavite. Ayon sa Maynila, mula alas 5 kanina umaga hanggang alas 11 mamayang gabi, mawawala ng tubig sa mga barangay ng Anabu 1D at 1F, pati sa barangay Anabu 2A hanggang 2D. Mula alas 7 naman ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ngayong araw, mawawala ng supply ng tubig sa iba pang barangay. Ito na, enjoy sina Mark at Danica Soto Pingris kasama ang family sa kanilang bakasyon sa Pangasinan nitong Holy Week. Nag-post sa IG story si Mark ng kanilang family photo sa beach. Nag-share din ang misis ni Mark na si Danica ng ilang highlights ng kanilang vacation. Matatandaan na naging maugong kamakailan ang pangalan ni Mark matapos malink sa actress na si Kim Rodriguez. Sabi ni Mark, wala silang relasyon. Nakasama lang daw niya si Kim sa kanilang basketball events noon. Itinanggi na rin ni Kim ang chismis tungkol sa kanila ni Mark. Samantala, mamayang gabi na po ang world premiere ng GMA Prime Telefantasia na My Guardian Alien.
Meron ako. Officially back ang reyna ng primetime na si Marian Rivera. Abangan ang out of this world na pagganap ni Marian bilang ina, angel at alien sa serye. Bago pa man ang kanyang extraordinary comeback, may hataw performance sa All Out Sundays kahapon si Marian kasama si Rafael Landicho. Nakipagkulitan din sa Ayos Barkada ang cast members sa sina Gabby Concepcion, Max Collins at marami pang iba. Nagpakita naman ng suporta kay Marian at sa cast ng My Guardian Angel ang Kapuso Stars. Gaya ng mga bida ng Pulang Araw, pati na sina Ruru Madrid, Jillian Ward, Art Heart Evangelista. At iba pa. It gives me so much pleasure to congratulate you, Madam Marian, because finally, after many, many years, you are back where you belong on GMA Prime. From my heart to yours, congratulations and welcome back, Queen of Primetime. Gayong pansamantalang nakasara ang ilang istasyon ng Philippine National Railways, PNR, problemado ang mga apektadong pasahero. May pumalit namang mga bus sa ruta pero lumaki ang gasto nila sa pamasahe. May unang balita live si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Mahal na pamasahe sa bus ang inaalala ng mga commuter na maapektuhan ng tigil operasyon sa ilang ruta ng PNR. Magiging doble kasi ang gastos nila sa pamasahe na malaking tapyas sa kanilang budget. Ngayong araw, sa loob ng maraming taon, ng unang beses na hindi sasakay sa tren ng Philippine National Railways o PNR si Manuel, papasok ng kanyang trabaho sa Santa Mesa sa Maynila. Yan ay matapos magtigil operasyon ng PNR sa rutang Governor Pascual, Tutuban at Tutuban-Alabang para magbigay daan sa North-South Commuter Railway o NSCR project. 5 taon yan tatagal. Kaya mula rito sa Alabang, sa bus na inugment ng Department of Transportation muna siya sasakay. First time mo rin po ano eh. Kaya bali, kaya inagaan ko po na. Siyempre siguro sa una, mahirap. Kung ganun po talaga, wala tayong magagawa pa. Si Gerald naman, inaalala ang malaking gastos sa pamasahe. Kung dati 25 pesos lang na pamasahe mula Alabang hanggang Espanya sakay ng PNR ang binabayaran niya, ngayon, 65 pesos nang babayaran niya sa bus papunta pa lang. Mabigat daw yan para sa minimum wage earner na gaya niya. Mas malaking tipid po kasi yun eh. Kaysa sa mga biyahe-biyahe na ano, jeep-jeep, mabigat po. From 65 to 25? Malaki po ang dagdag eh. Ganyan din ang pinoproblema ng ibang pasahero. Malungkot po, tsaka ano, mas convenient kasi sa PNR eh. Kaysa pag mag-bus ka. Base sa taripa ng mga bus na inilagay ng DOTR, ang dulo-dulong biyahe mula Alabang hanggang Tutuban ay nagkakahalaga ng 71.71 pesos, 40 pesos na mas mahal kaysa sa 30 pesos lang ng PNR. Igan, alasig ko ng umaga ang simulan ng biyahe ng bus na papalit sa PNR dito sa Alabang patungong Tutuban. 6:10 ng gabi naman ang last trip niyan. Para naman sa mga sasakay mula sa Tutuban pa south, 7:30 a.m. ang first trip, habang alas 9 naman ang last trip niyan. Ayon sa DOTR, 25 bus ang nandito sa mga ruta na yan na daraanan ng PNR. Live mula rito sa Muntinlupa, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Lingig, Surigao del Sur. Ayon sa Fibox, nangyari yan pasado alas 5 ng umaga kanina. Naramdaman ng intensity 5 na pagyanig sa bayan ng Lingig at hinatuan sa Surigao del Sur. Intensity 4 naman sa Bislig City, intensity 3 sa bayan ng Boston sa Davao Oriental. Walang inaasahang aftershock dahil sa lindol ayon sa Fibox. Panawagan para sa kapayapaan, sumentro ang Easter message si Pope Francis. Sa kanyang mensahe, umapila ang Santo Papa na itigil ang giyera ng Israel at Hamas at pakawala na ang mga nalalabing hostage sa Gaza. Itigil na rin daw sana ang giyera sa Ukraine at ibang pang lugar na nakararanas ng gulo gaya ng Haiti, Myanmar at Sudan. Sa kabila ng kanyang karamdaman, pinangunahan ni Pope Francis ang misa sa St. Peter's Square. At pagkatapos ay sumakay siya sa Pope Mobile para bumati sa mga nagtitipon doon.
Okay, sige ito. Moving on. Sparkling soon from South Korea to the Philippines. Annyeong Sparkle. See you soon. Sa social media, announced ng Sparkle GMA Artist Center ang isa na namang K-pop idol na mapapabilang sa Sparkle family. May pa-teaser pa ng kanyang silhouette at sweet na boses. Sino sa tingin nyo ang South Korean superstar na magiging certified Kapuso talent soon? Ooh, I am... Magugula ako mamaya. I have no idea at all. Oh, yeah, di ba? Excited kami malaman kung sino yan. Wow! Okay, but anyway, ngayong Abril, mga Kapuso, umpisa na ng laglagan. As in, laglagan sa GMA Afternoon Prime Revenge drama na makinig. Kasunod po ito ng character twist ni Royce Cabrera na gumaganap na rin sa series. Totoo bang nang mamuli siya ka ng detainees ng presinto nyo? Kayo, puro kayo fake news ha. Aming hilig nyo sa fake news. Mapaalala ko lang ha. Nasa isang bangka lang tayo lahat. Kung ano man mangyari sa akin, damay-damay tayo lahat dito. Oliver, mahal kita. Pakala ako, straight ka. Pero baka naman. Uy, laglagan nga. Intense. Masasangkot sa isang eskandalo ang police officer na si Ren. Bilang parte yan ng pagigiganti ni Amira played by Elle Villanueva. Ang tanong, handa ba ang pamilya Tera at Crazy Five na damayan si Ren? Yan ang dapat abangan sa Makiling na mapapanood sa GMA Afternoon Prime tuwing 4 p.m. Pinuri ang husay ni Royce ng veteran actor sa serie. Wow, intense! Congrats, Royce. Nakita ko yung discipline ni Royce during that scene. Talagang kumbaga naka-hold siya kahit naglilipat ng mga ilaw, naglilipat ng cameras, yung emotions niya nandun pa rin. Kaya, I admire him. Na-carried away kami sa kanyang performance. Naawa talaga ako sa kanya. We pulled it off. Siyempre, dahil sa utmost talent mo, sa pinakita mong galing, pinakita mong 100% na dedication dun sa work mo. Wow naman! Congrats! Ang galing niya, Omarte! Oo nga. Hey, props to you, brother. Wow! At eto naman, mga Kapuso, for the first time nag-collab sa kanikinilang vlog si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. At it's Showtime host Kim Chu. Isa sa mga napag-usapan nila, willing ba silang magsama sa isang project? Pwede. Kung mabibigyan tayo ng chance, or kung mabibigyan ako ng chance na maka-work ka. Naiisip ko pwede natin gawin since marami tayong energy. Gusto ko yung ano tayo, like gumawa tayo ng nakakatawang pelikula. Feeling ko naman, lahat naman tayo. Sabi ni Kim, G siyang makatrabaho si Barbie sa isang comedy film dahil pareho silang maraming energy. Pwede raw silang gumanap ng magkapatid na nagbabardagulo. In fairness, magkamukha sila ha. Meron na nga silang tandem agad. Barbie Chu. Barbie Chu? Yes, approved naman dyan si Barbie Forteza. Speaking of work, natanong ni Barbie kung paano nababalance si Kim ang kanyang personal life at career. Paano nga ba? Time management. Paano? Time management talaga. Kasi para sa akin, importante talaga yung oras. Tama. Oras sa work, oras sa trabaho, oras sa pamilya, yes. Oras para sa sarili. Yes, importante. Dapat nahahappy-happy talaga yun. Tsaka yung mga gusto mo sa buhay na outside showbiz. Mga Kapuso, na-prank na ba kayo ngayong umaga? At sa mga nagbabalak, nako, siguraduhin niyo po, ingat-ingat lang ha. Siguraduhin walang masasaktan sa binabalak ninyong biro ngayong April Fool's Day. At live mula sa Marikina, may street hero, si Ma'am Alegre. Ma'am. Ma'am, good morning. Happy April Fool's Day. At ika nga, kalma lang sa pag-prank. Tiyaking good vibes ito at hindi nakakapanakit. Narito ang street hero. It's a prank. Ito ang sinabi sa tricycle driver na si Bong Loresto matapos siyang pagtripan ng mga kasamahan. Nakatulog siya sa pila ng tricycle dahil sa puyat. Pinikturan siya at ikinalat sa GC o group chat nila. Katuwaan lang daw pero na bad trip dito si Bong. Pagod ka na dito tapos pipicturan ka. Yung biruan na ano na yung biruan pipicturan ka tapos ipapasa sa GC namin. Minsan parang nakakaano ba?
Ngayong April Fool's Day, pihado, maraming magkakasan ng mga prank. Paalala ng Department of Health, off-limits sana mga biro at prank na may kaugnayan sa mga karamdaman, kondisyon, o kaya sa namatay na kaanak. Be kind, ika nga. Ingat din dahil kahit biro, pwede kang mapahamak, magmulta, o makulong. Halimbawa sa mga paliparan, bawal ang mga bomb joke. Wala nakakaalam ng pinagmulan ng tradisyon ng April Fool's Day, pero isa raw sa mga pinakamaagang historical reference nito ay ang akdang The Canterbury Tales noong 1392 ng manunulat na si Jeffrey Chaucer. Para sa mga Pilipino, laughter is the best medicine pa. Si Jeneline Camacho ang joker sa kanilang grupo. Pirmi nakabungis-nis at nagbibiro sa mga kasamahan. Coping mechanism niya ito sa hirap ng buhay. Pang paalis ng stress. Pagsabay kasi stress kasi sa sobrang ano ng galing kang trabaho pagdating mo, daming gawain. Siyempre pag dito, masaya ka kasi dami mo na rubilong mga tao. Pag sa bahay, siyempre konti na lang kasi ano mo, pahinga na lang. J.R. Ortiz naman, dagdag motivation sa kanyang trabaho ang biruan bonding kasama ang kanyang pamilya. Energy oh, sa umaga para masaya nung araw mo. So Ivan, para sa mga push pa rin sa pag-prank, so prank wisely, prank moderately, at prank responsibly. Ito ang Street Hirit mula rin sa Marikina, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Batay sarado nga ng Department of Environment and Natural Resources ang Baseco Beach sa Maynila. May mga nagbabala kasi maligo roon dahil sa tindi ng init. May unang balita live si Jomer Apelco. Jomer! Susan, nandito ako ngayon sa bahagi ng Baseco Beach sa Maynila. Bantay sarado ito ng mga otoridad matapos ipag-utos na bawal ang pagligo dito. Sabik na raw magtampisaw sa dagat ang mga residente rito sa Baseco sa Maynila, lalo na ngayong panahon ng tag-init at walking distance lang sa kanila ang beach. Pero pinagbabawalan raw sila ng mga otoridad na maligo sa dagat. Ayun lang, hindi namin alam kung ba't binawal. Sinasaway po kami. Tapos ano, parang pinapagilitan kami ng mga pulis. Ayun lang po, tapos hanggang dun po bawal po yun. Ganyan. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, mataas pa kasi ang coliform level dito at delikado ito sa kalusugan. Mga na-stroke dito na iligo. Parang nawawala konti yung pakiramdam nila. Ang problema raw ng mga residente ngayon, bawal na nga ang maligo sa dagat, pinagbabawalan din daw silang maglaro ng basketball, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Kaya para may mapaglibangan tuwing walang klase, sumasama na lang daw siyang manghuli ng isda. Samantala, Susan, patuloy na naikiusap ang mga otoridad sa mga residente na hanggat bawal, sumunod muna sa kautusan. Live mula dito sa Baseco, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Nakuran sa isang pambihirang pagkakataon ng pag-aaway ng dalawang bubak marmot sa Gansu Province sa China. Makikitang nakatayo ang dalawa na tila ready to fight. Dahil sa kanilang sabay na paggalaw, aakalain mong nasa ballroom o kaya sa boxing match ang dalawa. Ang nakakaaliw na video na yan, kuha ng field camera sa ANSI Extreme Arid Desert National Trash Nature Reserve. Kabilang sa pamilya ng malalaking rodent ang bulbak marmots na karaniwang nakikita sa mga lungga, damuhan at disyerto. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.